tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Bakit ka na kay Charo ang larawan ng anak ko? Larawan nga ba ng anak ko ang hawak ni Charo? Pare. Pare. May problema ba ka ba? Eh, kanina ko pala napapansin na wala kang imik niya na. Bakit ba? Meron kasing gumugulo sa isipan ko, pare. Kaya kita dinaanan sa opisina mo ngayong lunch break mo. Gumugulo sa isip mo? Sino? Mag-ina mo? Oo. May kinalaman pa rin ng anak ko. Pero may bago na mas lalong nagpagulo sa isipan ko, pare. Ano yun? Tignan mo nga kung makikilala mo ang larawang ipapakita ko sa'yo. Larawan? Oo. Tignan mo nga, pare, yung lumang larawan na nasa compartment nitong sasakyan ko, kung makikilala mo. Saan ba? Dito? Oo. Buksan mo ang compartment na yan. May lumang larawan yan. At saka tignan mong maigi kung makikilala mo siya. Bakit nagka-interest kang bigla ngayon sa lumang larawan na yan? Oh, ito na, hawak ko na. Oh, tignan mo ngang mabuti, pare, kung may maalala ka sa larawan yan. Ang anak mo ito, nung maliit pa siya. Ganun mo ba talaga kami sa anak mo, pare? Dala-dala mo pa rin ang kanyang larawan kahit saan? Pare, hindi sa akin galing ang larawan yan, kundi kay Charo. Ano? Oo, pare. Nakuha ko yan sa wallet ni Charo na naiwan niya sa loob ng kwartong pinalinis ko sa kanila ni Malo. Muli na, no? Pagkatapos mo akong sagot-sagot din eh, naririto ka pa rin sa bahay? Hindi mo pag-aari ang bahay para palayasin mo ako. Okay. Hindi ko nga pag-aari ang bahay nito. Pero lahat ng nilalaman ng bahay nito ay akin. Ano ka ba, ate? Para kang batang nanunumbat. Kailangan ko kasing ipaalala sa'yo kung sino ako sa bahay nito. Baka kasi nakakalimutan mo na ako lahat ang gumagastos sa lahat ng pangangailangan ng bahay nito. Di mo naman dapat ipalala sa akin yan eh, dahil alam ko. Yun naman pala eh. Bakit mo ako nilalabanan ngayon? Bakit kung sagot-sagutin mo ako eh, akala mo kung sinong mayabang ka na? Pwede ba, ate? Tigilan na natin ang pag-aaway na ito, nakakapagod eh. Kung napapagod ka, mas napapagod ako. Lalong-lalo na kung nakikita ko yung pagmumukha mo. Talaga nga bang ayaw mo na akong makita, ate? Hindi pa ba obvious? Diniretsa na kita kagabi, hindi ba? Umalis ka na sa bahay nito. Dahil hindi mo na pwedeng gamitin lahat naman naririto sa loob ng bahay. Ate! May karapatan ka nga sa bahay nito. Pero ang bahay lang ang mayroong kang karapatan. Dahil lahat ng nasa loob ng pamamahin nito ay akin. Kaya wala kang pwedeng gamitin kahit isa. Charo, friend! Friend? Umalis na ako sa bahay. Kaya pwede bang makituloy? Oo naman. Halika, pasok ka. Pero, pagpasensyan mo na itong bahay ha, dahil masikip at ang daming kalat. Pasensya ka na ha. Ikaw lang lagi ang nilalapitan ko eh. Naglayas ka, no?
Hindi ba't ang sabi ko sa'yo na nakapagsalita lamang sa'yo ang ate mo ng ganon dahil sa kanyang galit? Kung kagabi lamang sana niya sinabi ang pagpapalaya sa'kin, pwede kong isipin na nadala lamang siya ng kanyang galit. Pero inulit na naman eh, kaninang umaga. Ano? Oo. Aminado naman siya na may karapatan ako dun sa bahay. Pero inalisan naman niya ako ng karapatan na gamitin ang lahat ng naroroon sa bahay. Pwede ba naman yun? Tubig, ilaw, ultimo kama na tinutulugan ko, hindi ko pwedeng gamitin dahil siya raw ang bumili. Ano? Ano? Nakuha mo ang larawan na ito? Sa wallet ni Charo? Anong ibig mong sabihin, pare? Nakuha ko ang larawan yan sa wallet ni Charo. Kaya ang tanong, pare, bakit hawak-hawak ni Charo ang larawan ng anak ko? Teka. Ang anak mo nga ba ito? Matignan ka mabuti. Na? Sige, tignan mong mabuti. Baka nga nagkakamali lamang ako sa tingin ko. Oh, hindi ako pwedeng magkamali, pare. Ang baby mo nga ito. Pamilyan pa rin sa akin ang tsura ng anak mo. Kasi, nung binyag, binigyan mo ko ng kopya. Nilarawan ng anak mo. Well, isa ko ninong noon. Kaya nga, pare, dalawa na nga tayong nagsasabing ang baby ko yan. Pero ang tanong, bakit nakit Charong larawang yan? Pare, alam mo, sa mga oras na ito, may nabubuong hinala sa isipan ko. At alam kong ganun ka rin, pare. Oh, masyado pang maaga para sa hinalang yan. Kailangan pa ng masusing investigasyon. Yan bang nasa isipan ng pare. Pero kung akong tatanungin mo, 98% pare, naniniwala kung si Charo ang nawawala mong anak. Ano? Pare, isipin mo na naman. Bakit hawak ni Charo ang larawan ng baby mo kung hindi siya mismo ang baby mo? Ha? Pare, pangalawa, masyadong magaan ang loob mo kay Charo. Huwag alam mong kailang, pare, dahil may nabanggit sa akin ng pamangkin ko sa mga pabor na binibigay mo sa kanya. Ha? Kilala kita, pare. Hindi ka basta-basta magbibigay ng mga ganong klase ng pabor. Pero kay Charo, ha? Napakabilis ng mga binibigay mo sa kanya. Tulad ng sinasahulan mo siya ng 5,000 sa paglilinis ng bahay mo ng isang oras lamang, ha? 2 beses lamang sa 1 linggo. Pare, para yatang wala akong nakikita ganun. Maliban siguro sa ibang bansa na oras ang binabayaran doon. Oh, ewan ko, pare. Nalilito ako. Pare, ganito na lamang gawin mo. Ano kaya kung iba DNA test mo si Charo? Ano? Oo, pare, para makasiguro ka na siya nga talaga ang nawawala mong anak.
Nasaan si Charo Maita? Kanina pa ako tawag ng tawag sa kanya. Walang sumasagot. Kaya alam kong wala siya dito. Nasaan siya? Bakit sa akin ninyo siya hanapin? Ako bang tanungan ng nawawalang tao? Sagutin mo ako, Maita. Nasaan ang kapatid mo? O ano pa? Dinaglayas! Ano? Pinalayas mo ang kapatid mo? Ganun ba? Tinablan siguro ng kahiyan kaya umalis. Hindi aalis ang kapatid mo ng ganun-ganun na lamang kung hindi mo siya pinagsasalitaan ng masasakit. Eh, kung hindi naman siya bubo, bakit nga ba siya aalis? Eh, alam naman niyang ganun ako magsalita. Tandaan mo ito, Maita. Oras na may masamang mangyari sa kapatid mo, hinding-hindi kita mapapatawad. Tandaan mo yan! Hindi ka talaga pwede dito sa bahay. Nakikita mo naman siguro. Napakaliit nitong bahay namin. Sina itay at inay. Sa kwarto, kasama ang dalawa kong malilit na kapatid. Eh ako, dito sa sofa natutulog. At ang iba ko pang kapatid, dito sa sahig natutulog. Eh saan kita patutulugin dito? Eh kung kailangang matulog ako sa sahig, di sige na, para lang meron lang ako matulugan. Eh, teka. Paano ang pag-aaral mo pala? Hindi ko na nga yan pinuproblema sa ngayon eh. Dahil ang pinuproblema ko yung titirahan ko eh. Ha? Nasaan ka na ngayon, ha? Eh, wala talaga akong magagawa kundi huminto na lang. Eh, ano kaya kung kay Tito Ador? Ano? Payag kaya yun? O hindi ba? Ang laki-laki ng bahay niya. Malaki nga ang bahay niya, pero ang tanong ay kung papayag ba siyang doon ako titira. Eh ikaw, gusto mo ba na doon ka tumira? Ano? Kababae kong tao eh, matutulog ako sa bahay ng lalaki na nag-iisa rin. Ayoko nga. Teka, ang tito ko tumatawag sa akin. Tamang-tama. Tatanungin ko siya kung may alam pa siyang pwede mong pagtrabahuan bilang kasambahay. Ano? Naririyan sa bahay niyo si Charo at may daladalang malaking bag. Bakit? Ano? Dahil lamang sa gabi sa umuwi, pinalayas na siya ng kanyang ate. Nako, sobra namang kapatid yan. Ah, sige, ganito muna. Tatawagan kita ulit. Hintayin mo ako at huwag mong paaalisin si Charo dyan, ha? Sige, bye. Oh, pare, bakit? Ano yung naulinigan ko na may dalang malaking bag si Charo? Oh, pare. Pinalayas daw siya sa kanila. Ano? Pinalayas siya sa bahay nila? Dahil lamang na daw sa pag-uwi nito sa gabi, nagalit ang kanyang nakakatandang kapatid. Mag-aaway. Yun, pinalayas siya. Nasaan daw siya ngayon? Naroon siya sa bahay ng pamangkin ko. Siksikan na sila doon eh. Kawawa naman siya. Magkikisiksik ba siya doon sa bahay ng kapatid mo? Ayun na nga eh. Kahit gusto niyang tumira doon, hindi talaga pwede dahil wala siyang mahihigan doon dahil maliit. Butin lang sana kung babae ang mga kapatid ni Malo. Puro naman lalaki yung kapatid noon eh. Ganito na lang, tawagan mo si Malo. Sabihin mo, tumuloy siya sa bahay ko. Pero, hindi pa nga nasisigurong siya nga ang nawawalan mo, anak. Tutulungan lang natin siya, pare. Siya man o hindi siyang nawawalang anak. Kailangan natin siyang tulungan. Dahil, saan siya pupunta? Kawawa naman kung lalayo ito nang hindi alam
kung saan pupunta. Kaya tawagan mo si Malo. Sabihin mo, pumunta sila sa bahay ngayon din. Tulugin mo ako sa bahay ni Tito Ador? Eh, alam mong lalaki yun? Eh, ano naman kung lalaki yun? Pansamantala lang naman. Tutal, naglilinis ka naman doon. Di hindi ka na magpapamasahe pa kung maglilinis ka na doon. Eh, ano na lamang sabihin ng mga tao kung makita kaming magkasama sa isang bubong? Dalaga ako, tapos lalaki siya. Ayoko nga, mamaya kung ano pang gawin sa akin. Ayaw mo nun? May instant papa ka na. Che, gusto mo bang mamatay sa atake sa puso ang inay ko? Basta, hindi ako pupunta dun. Saan ka nga matutulog? Dito na nga sa inyo. Tutal, pansamantala lang naman eh. Pag nakahanap na ako ng mapapasukan, kahit kasambahay lamang, ay aalis rin ako dito sa inyo. Gabi na yung tumatawag pa. Malo. Oh, Malo. Nasaan si Charo? Ah, oo. Nandito ho siya. Natutulog na. Di ba't sinabi ko lang sa'yo na dalhin mo siya sa bahay ng Tito Ador mo? Sinabi ko na sa kanya pero ayaw. Eh, syempre naman. Mag-isa nga naman sa bahay ni Tito Ador at dalaga siya. Talagang hindi natin siya masisisi kung ayaw niya. Okay. Kung ayaw niya, eh, samahan mo siya. Ano ho? Samahan mo si Charo dito sa bahay ng Tito Ador mo para hindi siya matakot na matulog dito. Nasaan na kaya ang anak ko? Oh, kumain na kayo. Malamig ng pagkain sa lamesa. Baita, anong ginawa mo sa kapatid mo? Saan ko kayo nahahanapin ang kapatid Huwag mo? Huwag mo kayong OA. Naroon lamang siya sa kaibigan niya. Oh, pwede rin nakipagtana na siya. Bakit mo ito ginawa sa kapatid mo? Anong matinding kasalanan niya sa'yo? Sinagot-sagot niya ako eh. Hindi na naisip na ako ang nagpapakain sa kanya. Kung bakit kasi kailangang isumbat mo sa kanya ang pagpapakain mo? Kapatid mo siya, Maita. Ikaw dapat ang unang daramay sa kanyang pangangailangan. Hindi yung ikaw pa ang magpapalaya sa kapatid mo. Huwag nga kayong OA, inay. Uuwi din yun. Pag nagutom yun, babalik yun dito. Hoy, Charo! Gumising ka! Charo! Ano ba? Bakit ba? Sarap-sarap ng tulog ko eh. Ginigising mo ko. Ano? Pinapapunta ka ng tito ko. Nagkausap na sila ni Tito Ador. Kaysa naman dito sa bahay. Ano ka ba? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi ako tutuloy doon? Mabait nga siya, pero lalaki pa rin yun. Dalaga ako. Bakit kasi ang dumi-dumi ang nasa isip mo? Gusto lang namang tumulong yung tao. Kasi nga, hindi pwedeng magsama ang lalaki at babae nang hindi pa nakakasal. Tsaka may asawa at anak yun, no? Paano kung biglang dumating ang asawa niya at anak? Gusto mo pa yatang sabunutan ako, eh.
Wala naman ang asawa niya dito ah. Kahit na. Sobrang magagalit ang inay ko kung malamang tumuli ako dun sa bahay ng lalaki. Sandali. Kung dalawa tayong tutuloy dun, ayaw pa rin ba ha? Ha? Ang sabi ng tito ko, kung gusto mo raw, dalawa tayong pupunta dun habang wala ka pang matutuluyan. Naintindihan mo? Ha? Talaga? Magandang gabi po, Tito Ador. Magandang gabi po, Tito Ador. Magandang gabi naman. O, tuloy kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Umalis na ang tito mo nang sinabi mong papunta na kayo dito ni Charo. May trabaho pa kasi siya bukas. O, hali kayo, tuloy kayo. Huwag kayong mahiya. Teka, bakit wala kaya ang dalang pamalit mo, Malo? Aalis din ako kaagad bukas. Doon na lamang ako maliligo sa bahay. Eh nako, hindi ka muna uuwi sa bahay niyo hangga't naririto si Charo. Ho! Eh hindi nga kasi magandang tingnan kung kami lang dalawa ni Charo ang naririto sa bahay. Kaya dumito ka muna sa bahay hangga't naririto si Charo para mapanatag ang kanyang kalooban. Oh, hindi ba Charo? Tama ba ako? Opo. Oh, teka nga muna. Maaari ko bang malaman ang apelyedo mo? Ang buong pangalan mo ang ibig kong sabihin. Sandoval po ang apelyedo ko. Charo Sandoval po. Ano? Bakit ganun na lamang ang gulat ni Ador sa apelyedong sinabi ni Charo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw na